Isang magandang araw na naman sa inyo mga kakuyakoy. So ngayong araw na ito, magluluto tayo ng sinigang na hipon pero low budget. So magtitipid tayo ng sangkap pero kasing sarap ng sinigang na kompleto sa sahog. Hindi naman kailangan na kompleto yung sahog ng sinigang mo para maging masarap yung luto mo, di ba? Dahil low budget tayo, pipiliin natin yung pinakagusto natin na gulay. Yung mga hindi natin kinakain masyado na gulay, yun ang ileles natin sa ating bibilihin. So, eto, papakita ko sa inyo yung mga gulay na gusto kong kainin sa sinigang. Although kinakain ko lahat, pero mas gusto ko itong bibilihin ko na to. Kaya kayo mga kakuyakoy, kung magsisinigang kayo ng low budget, ganun din yung gawin nyo. Kung ano yung makita nyo sa video na to, na gulay na binili ko, pwede nyong palitan ng gulay na gusto nyo. Basta low budget, mga kakuyakoy ha. So, eto na, simulan na natin. Pero, bago pala natin simulan, mag-intro muna tayo. So mga kakuyakoy, eto na. Meron tayo ditong bawang, sibuyas, kamatis, siling haba, asin, sinigang mix, labanos, kangkong, tubig, at syempre ang hipon. So mga kakuyakoy, ang hipon, nabili ko 1/4 lang yan. 1/4 kilo lang yan. Nabili ko siya ng 100 pesos. Tapos yung mga gulay kasama yung sinigang mix, total of 55 pesos. So yung tubig dito ko na lang kinuha sa jug. So ang total na napamili ko is 155 pesos. So di ba napaka budget friendly, di ba mga kakuyakoy? So dito na tayo sa next procedure, ang pagluluto. Siyempre, magpapakulo tayo ng tubig. Habang pinapakulo natin yung tubig, ilagay natin ang mga sahog. Katulad ng bawang, sibuyas, kamatis, at yung labanos. Sunod na ilagay ang mga hipon. At hayaang kumulo ng ilang minuto. Makalipas ang ilang minuto, i-check natin yung labanos na ginamit ko kung ito ba ay malambot na. Kasi kapag malambot na ito, pwede na nating ilagay yung kangkong. Ang kangkong kasi madali siyang maluto. Kaya nilagay natin na una yung labanos kasi matigas siya. So kailangan niya ng ilang beses na pakulo para lumambot siya. So kapag matigas pa rin yung labanos, ibalik natin siya tapos pakuluan pa ulit natin ng ilan pang minuto. Makalipas ang ilang minuto, lagyan natin ng asin at sinigang mix habang kumukulo pa ito. Yeah.
check nyo na rin yung labanos kung malambot na. Kasi kapag malambot na siya, next na natin yung kangkong. Pero kapag matigas pa ang labanos, ibalik nyo ulit at pakuluan nyo pa ulit ng ilan pang minuto. Makalipas ang ilang minuto, siguro naman malambot na tong labanos kasi kanina medyo malambot na. So, sunod na natin ilagay ang kangkong. Pati na rin ang siling haba. Tapos, pakuluan pa natin ng ilan pang minuto para maluto ang kangkong at ang siling haba. So, pagkalipas ng ilang minuto, ito na. Luto na to. Naamoy ko na ang tagumpay. So, ito na mga kakuyakoy, ang finished product ng sinigang na hipon, low budget edition. So ayan mga kakuyakoy, sana nagustuhan nyo yung video na to. At sana nagkaroon kayo ng idea para sa sinigang na hipon low budget edition. So hanggang dito na lang mga kakuyakoy, sana nagustuhan nyo ang video na to at marami pang susunod. Abangan nyo na lang. Sa mga hindi pa nagsasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo at pakiclick na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. So hanggang dito na lang mga kakuyakoy. Hanggang sa muli. Hasta la vista.